July 29, 2024, araw ng Lunes. Talaga namang nagsimula ang aming araw na sobrang abala at natapos din ng sobrang abala pa din. Pero sobrang saya kasi namigay na muli kami ng ayuda. At sa wakas, nakasama na ulit ako kasi dalawang araw din akong napahinga. At eto nga, nag-umpisa kami sa Barangay Palimbang kung saan marami na kaagad na naghihintay ng mga kababayan. Dahil nga sa sobrang dami ng mga apektado ng baha, palibhasa itong bagyong Karina, ay Diyos ko, namasyal lang na nalanta pa pambihira. At buti na lang, napakasipag ng ating butihing alkalde, Mayor Len Faustino, at si Vice Mayor Doc Zar Candelaria, kasama na lang ang sangguniang bayan members. At syempre, hindi rin tayo pinabayaan ng ating pamahalaang panlalawigan na pinungunahan ni Governor Daniel Fernando at ni Vice Governor Alex Castro. Abay, mga pogi na, mababait pa, saan ka pa, di ba? At sumunod na pinuntahan namin, Barangay San Marcos. At nakakatuwa nga, kahit na nasalanta tayo ng baha, out ng bagyo, syempre, ay talaga namang resilient tayong mga kalumpitenyo. Madali tayong bumangon. Bagamat itong eskwelahan ay ginawa ng evacuation center at umpisa pa lamang ng klase, nahinto na kagad. Wala na kagad klase dahil nga ginawa itong evacuation center ng ating mga kababayan. Pero, nakangiti pa din, syempre. Ganyan naman tayong mga kalumpitenyo, sanay na sa baha. Pero syempre, huwag tayong mawawala ng pag-asa na may solusyon pa rin itong baha. Kapit lang. At dahil nga sa masipag at madiskarte ang ating butihing alkalde na si Mayor Len Faustino, ay hindi naman ito imposible. Lalo na nagtutulungan sila ni Vice Mayor Doc Zar Candelaria at ng iba pang mga politiko na naniniwala din sa adhikain at layunin niya. Kasi syempre para sa bayan, para sa tao, abay, walang wala tayong hindi gagawin para sa kanila. Lalo na at meron tayong pananampalataya sa Panginoon na talagang walang imposible. At ayan, sumunod nga na pinuntahan namin ay Barangay Frances Proper. Uy, babalik kami dyan ha, kasi marami talaga ang mga mamamayan natin na nakatira dito na apektado ng baha, ganun din sa Frances Bukid. Pero syempre, sa ngayon, yung iba muna ang bibigyan natin. At huwag po kayong mag-alala dahil marami pang pagkakataon, sunod-sunod na araw po, kami ay pupunta sa inyo. At lahat po ng 29 barangay ng Kalumpit ay pupuntahan namin at babalik-balikan para po makapagbigay ng tulong sa inyo. At sumunod nga na pinuntahan namin ay ang Barangay Balungaw, sa gilid lang ng munisipyo. Ang kaso, sobrang late na namin dahil sa sobrang traffic, hindi na kami nakaabot. Kaya maski papano, nananghalian na lang kami at nagpahinga ng kaunti dahil pagkatapos ng Barangay Balungaw, dumiretso naman kami ngayon sa Barangay Santa Lucia, kung saan doon kasama namin si Vice Governor Alex Castro at si Governor Daniel Fernando at ang iba pang mga kasamahan na nanunungkulan sa pamahalaang panlalawigan ng Bulacan. At kami po ay natutuwa dahil sa napakasipag ng ating gobernador at ng ating vice governor. Hindi lang nga masipag, sabi ko nga sa inyo, gwapong gwapo pa! Next stop, Barangay San Jose at Barangay Mito. Last stop na namin ng Barangay Mito, mga kababayan. Pero don't worry kasi may bukas pa naman at marami pang araw na kami ay magpupunta sa inyong mga tahanan at sa mga barabarangay. 29 barangay ng Kalumpit, kayang-kaya yan. Kayo pa ba? Syempre hindi namin kayo pwedeng kalimutan at hindi namin kayo pwedeng pabayaan. Kami po ay narito, nakaagapay lagi sa inyo, nakikiisa, nakikiramay at kayang-kaya natin sa sama-samang pagtutulungan. Abay, wala naman tayong hindi kakayanin at hindi malalampasan. Alam po namin na mahirap ang ating mga pinagdaraanan. Kahit na nga ba sabihing taon-taon o ilang beses sa isang taon, binabaha tayo. Iba pa rin yung napeperwisyo tayo at may mga peligrong dala ang bagyo at baha na katulad nito. Pero wag po kayong mag-alala, kapit lang dahil napakaswerte natin at hindi lamang panlalawigang na pamahalaan ang nakaagapay sa atin, kundi pati national government. Marami ng mga senador ang nagbibigay ng tulong, gayon din ang DSWD na lagi na rin nakaagapay sa atin mula pa noon. At tayo po ay nagpapasalamat hindi lamang sa mga pagkakataon na tayo tinutulungan nila, kundi sa mga kababayan din natin na nakaagapay din sa atin. Mga volunteers na nagre-repack, nagde-deliver, nagkakarga at nagluluto at talaga namang walang sawang tumutulong sa pamahalaan. Hindi po namin kakayanin ito kung wala kayo dahil kayo po ang inspirasyon namin at kayo po ang nagsisilbing kamay at paan namin
At ang makita na nakangiti pa rin kayo kahit na sa mga ganitong pagkakataon na may baha at bagyo ay napakalaking bagay po at nagsisilbing lakas namin para magpatuloy. Kaya sa lahat po ng mga kalumpitenyo, maraming 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 salamat po at kapit lang po tayo.